Napakayaman ng ebanghelyo natin ngayong ikasampung linggo ng karaniwang panahon mula sa ebanghelyo ni San Marcos. Ang yaman ng ebanghelyong ito ay napakaraming pagninilay ang maaring maibigay. Subalit para sa ngayong ating isasagawang pagninilay ay mag-focus muna tayo sa isang basic o fundamental way of life. Yung tinatawag na presence of God inside us. O yung simpleng awareness ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo, naipakita kung paanong si Kristo ay dinumog ng mga tao. Ngunit hindi lamang upang makinig sa Kanya, ang iba ay nanuya pa. May nagsasabing siya ay sinasapian, may sinasabing siya ay nasisiraan ng bait. Nasisiraan daw ng bait, sinasapian daw. Ating balikan ang ating sarili. Ang sitwasyon ng ating ebanghelyo ay tinatawagan tayo upang makita ano ba ang ating pagtingin sa paggalaw ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba ang ating pagtingin sa araw-araw nating mga nararanasang ito sa daigdig? Kung minsan, tayo ay nagtatampo, nagtatanong, naguguluhan, ito ba talaga ang gusto ng Diyos? Kung minsan ay atin siyang isinisisi sa mga masasamang nangyayari sa ating buhay. Ngunit, balikan natin ang kabuuan, ang ating pagsilang, ang ating patuloy na paghinga. Itong mga mumunting bagay na ito ay kakikitaan ng munting paggalaw ni Kristo na kahit sa gitna ng kagutuman, ng kahirapan, tayo ay may pamilyang nagmamahal. Tayo ay mayroong buhay na maaring gamitin upang patuloy na lumaban sa anumang ibigay sa atin ng kapalaran. Ang Panginoon ay gumagalaw hindi lamang sa direktang pakikipag-usap sa atin, kundi sa ating kapwa. Kaya naman, isang hamon din ng ebanghelyo ngayon, hindi lamang kung makita natin ang paggalaw ng Panginoon, kundi kung paano din natin tinitingnan ang mga gawa ng ating kapwa. Mayroong tendency ang tao na sa kanyang salang pagtingin o maling pagtingin sa sarili ay may tinatawag na projection o sa madaling sabi ay nagkakaroon ng judgment sa kapwa na maaring isang distorted perception of the self. Kaya naman, napipigilan siyang magmahal na makita ang kagandahan ng kapwa. Maari lamang natin mahalin ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa, at mahihirapan tayong magmahal sa ating kapwa kung hindi natin nakikita ang kagandahan sa kanila. Kaya naman ang hamon ng ebanghelyo ngayon ay makita sana natin na bawat isa ay pogi o merong presence of God inside. Mahirap ang maging pogi. Mahirap, mahirap ang maging pogi. At sa pamamagitan nito, makikita natin na ang Diyos ay minamahal tayo sa lahat ng ating nararanasan. At sa pamamagitan nito, ang ating mga mabubuting gawa na dulot ng ating disposisyon, ng magandang disposisyon na nagdudulot para sa magagandang aksyon, ito ang magiging paraan natin upang sundin ang kalooban ng Diyos. Magandang disposisyon, magandang aksyon, at tayo'y karapat-dapat na tawagin na kapatid o magulang ng ating Panginoong Hesus. Mapagpalang araw sa ating lahat.